Bago natin sagutin, mga kapatid, o bago natin talakayin itong isang argumento, atin munang pakinggan ang argumento ng isang nagpakilalang pastor na tumutulig sa ating pananampalataya. Pakinggan muna natin ang Katolik. Itong kaniyang tinatawag natin na pagsagot di umano sa nagtatanong po sa kanya. So, pakinggan natin itong kaniyang tinatawag natin na argumento, mga kapatid. Pakinggan natin bago natin ito sasagutin. Let's get started. Una, simulan po natin ito sa salitang what. What is baptism? Ano nga ba ang bautismo? Una, dapat po nating maintindihan na ang bautismo po sa Greek word yan is baptizo. Ang ibig sabihin po ng bautismo ay immersion or paglubog deep underwater. Meron ba tayong biblical proof niya? Basahin po natin yung Matthew chapter 3 verse 16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. Makikita po natin si Jesus Christ kung binautismohan, he went up out of the water. So, minuto siya po ay ninubog. Sinabi po ng Acts chapter 8, verse 38 to 39, then both Philip and the eunuch went down into the water, lumubog, and Philip baptized him. When they came up out of the water, so makikita din po natin, umahon siya sa tubig, so meaning to say, walang aahon sa tubig kung hindi po nilubog. So makikita po natin, ang konsepto ng bautismo ay paglubog sa tubig. So ano po ba yung nangyayari sa bautismo po ng Katolik? Ang bautismo po doon, binabasa lamang yung ulo ng baby. Hindi po nilulubog yung baby. So makikita po natin, hindi po ganun yung baptism na pinapakita ng Biblia. Kasi ang baptism po ay paglubog, immersion. Pangalawa po is yung why. Why we need to be baptized? Bakit kailangan bang mabautismohan tayo? Dahil po ang bautismo ay simbolo ng pagsisisi ng ating mga kasalanan at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit." So makikita po natin sinabi dito ni Peter na repent and be baptized. So, hindi po pwedeng paghiwalayin yung repentance. So, ibig sabihin, nagsisisi po ang isang tao sa kanyang mga kasalanan at tatalikuran niya na yung kanyang mga kasalanan kapag siya po ay nagpabautismo. Ang tanong, yung baby po ba na binabautismohan sa Katoliko ay meron na bang kakayanan na makapagsisi o makapag-repent sa kanilang mga kasalanan? Pangalawang tanong, meron na ba talagang kasalanan ang mga bata? Kasi para sa akin, wala pa pong nagagawang kasalanan ang mga bata, kaya naman wala po silang dapat ilubog sa bautismo. Kaya nga... Yun yung napakinggan natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang naturang pagtutuligsa mula sa isa naman pong mga aral, no? Mula sa ating mga kaibigan din na mga nag-aaral, umano, no, sa banal na kasulatan, pero hindi tama yung interpretasyon, mga kapatid at mga kaibigan. So, why do Catholics baptize infants? Ito yung tema ng ating sasagutin, mga kapatid at mga kaibigan, at atin ding talakayin ang tinatawag na meaning ng salitang bautismo o baptize o baptism, mga kapatid at mga kaibigan. Para malalaman natin ang isyong ito, para atin talagang mahuhukay, ano yung talagang nakasulat sa banal na kasulatan about what is baptism, mga kapatid at mga kaibigan, ay kailangan po natin na tingnan ng maigi ang banal na kasulatan, no? Tingnan natin na maigi ang banal na kasulatan at gagamitin natin ang banal na kasulatan sa pagsagot ng kaniyang maling pag-unawa at maling turo. Una, atin gagamitin itong Juan chapter 3 o Juan chapter 3 verse 3 hanggang sa 5. Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghari ng Diyos. Paano maipanganak pangmuli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinabi kong ito. Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at espiritu ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos." Ito ang kadalasang ginagamit din po ng ating mga kapatid na mula sa ibang pananampalataya, ang salita dyan, mga kapatid, na sa pamamagitan ng tubig at espiritu, at yan ay tumutukoy sa binyag, ay hindi makapasok ang isang tao upang hindi makapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ipapanganak muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu.
Take note na hindi nakasulat dyan na hindi kasali yung bata. Ang sinasabi niyan, tao. At lahat naman, mga kapatid at mga kibigan, alam naman natin, meron na tayong video dyan, no? Kung makukay po ninyo, na ang bata ay isang tao. Pero upang ating malalaman talaga ang teolohiya ng bautismo, mga kapatid at mga kibigan, o binyag, ating balik-balikan ang sinabi po ni San Pablo. Ayon kay San Pablo kasi, itong binyag ay ito, mga kapatid at mga kibigan, ay bagong covenant ng Panginoon na noon ay ang kanyang sambayanan o sambayanan ng Diyos ay dapat ay magpatuli. At yung pagpapatuli, kung ikaw ay magpa-circumcise, ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos. Ngayon, ayon kay San Pablo, sa Colossians chapter 2 verse 11 hanggang sa 12, ganito yung nakasulat. Sa kaniya, kayo ay nasa pagtutuli, hindi sa pamamagitan ng kamay, upang hubarin ninyo ang mga kasalanan sa laman sa pamamagitan ng pagiging nasa pagtutuli na kay Kristo. Kayo ay inilibing na niya sa pamamagitan ng bautismo. Dito kayo rin naman ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at pagawa ng Diyos sa bumubuhay sa kanya mula sa mga patay. Na bumubuhay sa kanya mula sa mga patay. Ano yung makukuha natin niya teolohiya sa naturang nakasulat, mga kapatid at mga kibigan? Dito, klarong-klaro na sinabi ni San Pablo na yung baptism ay tinatawag na spiritual circumcision o tinatawag na circumcision of Christ. Kasi noon, sa Old Testament, yung circumcision, mga kapatid, o pagtutuli, yan yung covenant ng Diyos at sa kaniyang bayan. No? Sa kaniyang bayan. Ibig sabihin, itong pagpapabinyag, mga kapatid at mga kibigan, ayon kay San Pablo, ito yung spiritual circumcision na natanggap ng mga Kristiyanos. Ang tanong, sa panahon nila ni Abraham, hindi ba kabilang ang mga bata na tinutuli para maging bahagi sa kaharian ng Diyos? No? Kasi na-establish natin dito sa sinabi ni San Pablo, ayon kay San Pablo, na kung doon ang pagtutuli sa pamamagitan ng kamay ay nabura yung kasalanan ng laman. Ngayon naman ay tinutuli tayo kay Kristo sa pamamagitan ng binyag. Therefore, upang ikaw ay maging kabilang sa kaharian ng Diyos, ay dapat kang mabinyagan. Kung doon ay tinutuli, mga kapatid at mga kibigan. Ang tanong, hindi ba kabilang sa mga bata noon sa kaharian ng Diyos? At tinutuli ba sila kahit bata pa sila, kahit wala pa silang kasalanan? Sabi ng naturang pastor kanina, kasi sabi niya, yung bata ay walang kasalanan. Ngayon, babasahin natin ang Genesis, pangatlong verse ito na ating ginagamit. Una, ano yung ginagamit ating una, mga kapatid at mga kibigan, sa pag-establish? Ay, ito, ginamit natin, Colossians 2:11, na yung circumcision, spiritual circumcision, mga kapatid at mga kibigan, ito yung binyag na ating natanggap ayon kay San Pablo. Ngayon, hindi ba kabilang itong tinatawag natin na mga bata sa circumcision? Mababasa natin sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 17, verse 10 hanggang sa 12. Ganito yung nasusulat. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuluin. Ano yung nakasulat? Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuluin. At iyon ay magiging palatandaan ng ating tipan. Ang pagtutuli para ay palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki, lahat ang sinasabi dito, hindi sinasabi na yung mga malalaki na. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin. Pagsapit ng ikawalong araw. Ano daw? Pagsapit ng ikawalong araw, kasama rito ang mga aliping isinalang o sinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili ng dayuhan. Dito, mga kapatid at mga kibigan,
yung bata noon, 8 days matapos siyang lumabas sa sinapupunan ng kaniyang ina, ayon sa batas ng mga Hudiyo, ayon sa batas ng Diyos, mga kapatid at mga kibigan, dapat putuliin yung bata upang maging kabilang siya sa kaharian ng Diyos. Take note, dapat tutuliin ang bata kahit 8 araw pa lang siya. Infant, 8 araw. Dapat na siyang tutuliin upang maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Tanong, ano yung sinasabi ni San Pablo? Kung yung tuli noon, yun yung covenant ng Diyos at sa lahi ni Abraham, mga kapatid, tuli noon ay ito na yung tinatawag na binyag o pagbabautismo, mga kapatid at mga kibigan. Kaya, malinaw yung nakasulat sa banal na kasulatan na marami, mga kapatid at mga kibigan, mababasa tayo na ang buong sambahayan ay tinutuli. No? Ang buong sambahayan ay tinutuli. Dito sa Genesis chapter 17 verse 27, ganito yung nakasulat. And all men of his house, lahat, hindi sinabi na yung malalaki lang, all. And all men of his house sleeps born in the house. Kahit yung mga na isinilang sa oras na yon, sa bahay na yon, and those bought with money from a foreigner were circumcised with him. Sinicircumcised sila, mga kapatid at mga kibigan. Pero, ang tanong siguro, bakit hindi nakasulat sa banal na kasulatan na yung mga bata talaga, specific na yung bata ay kabilang sa binyag? Baka yun yung tanong nila. Bakit hindi nakasulat sa kasulatan na specific talaga sinabi ng Diyos na ang bata ay kabilang sa binyag? No? Take note, dahil sa panahon niyaan ay wala pang mga Protestante. Hindi pa na-invento ni Martin Luther ang pagbinyag sa bata lamang o sa mga malalaki lamang na hindi sakop ito yung mga bata. Pabalikan natin. Bakit hindi nakasulat sa banal na kasulatan na specific talaga sinabi ng Diyos na binyagan yung mga sanggol? Dahil wala pa noon yung mga Protestante. Dahil wala pa noon si Martin Luther. At maging si Martin Luther na father of Protestantism, mabinyagan isang araw matapos siyang ipinanganak ng kanyang ina. Nakatanggap pa ng infant baptism si Martin Luther, mga kapatid at mga kibigan. Para kasi sa kanila, pag isang Katoliko ay makonvert, yung isang Katoliko ay makonvert sa pagiging Protestante, bibinyagan muli dahil ito umanong binyag na mga Katoliko ay invalid. Tanong, kung ganun yung inyong doktrina, na yung mo-convert mula sa Catholic at maging Protestante, bibinyagan uli. Anong sino yung nagbinyag ni Martin Luther? Sino yung nagbinyag ni Martin Luther na na-convert siya o nang siya ay lumabas sa simbahang Katoliko? Dahil kahit si Martin Luther, ang binyag na kanyang natanggap ay infant baptism, mga kapatid at mga kibigan. At bakit ito ginawa ng simbahan? Itong infant baptism, sapagkat nasusulat ito sa Biblia na lahat ng nasa bahay, kita po ninyo, sa Genesis chapter 17 verse 27, all the men of his house, lahat ng mga lalaki sa kanyang bahay ay circumcised. At yung circumcised noon, ayon kay San Pablo, yun yung binyag ngayon. Kaya malinaw, na sinabi po sa Gawa chapter 16 verse 15, when she and her household, take note, household, were baptized, she urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come and stay at my home. And she prevailed upon us. Dito, mga kapatid, ay merong nabinyagan, household. Ano yung household? Buong sambahayan. At kapag buong sambahayan, mga bata yan. Ipapakita natin mamaya bakit meron mga bata yan. Conclusion lang ba yan? O meron ba sa Biblia? Sinabi pa ni San Pablo, and be answered, believe on the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Meron namang salitang household.
Dahil yung household ay meron talaga mga bata. They spoke to the word. They spoke the word of the Lord to him and to all who were in the house at the same hour of the night. He took them and washed their wounds, and then he and his entire family, merong family, were baptized. Merong salitang family. Gawa chapter 16 verse 31, merong salitang family. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyo na Biblia, mga kapatid at mga kibigan. Ito, Biblia ito ng mga Protestante. No? Biblia ito ng mga Protestante. Ipapakita po natin sa inyo. Holy Bible. Nababasa natin kanina, hindi ko pala na-transition. Take note, nababasa natin kanina family. No? Sa Gawa 16:31, merong salitang family. Ngayon, ano ba ang definisyon ng Biblia sa salitang family? Ating ipapakita sa inyo, ano ba yung definisyon sa salitang family, mga kapatid at mga kibigan? At meron bang nakasulat dito sa Biblia yung salitang family? At ano ba yung nasa family? Now, dito natin makita. Ito yung nakikita po natin. Yan. Kung nakita po ninyo, yan. Oh. Meron dyang, we are family. Ano yung nakasulat? We are family. And merong bata. Merong bata, mga kapatid at mga kibigan. Sa definisyon pala ng Biblia, ang Biblia ito ng mga Protestante. Sabihin nila, bawal yung larawan. Pero yung Biblia nila, ay merong mga larawan. Maraming larawan dito. No? At meron yung salitang family, mga kapatid at mga kibigan. At sabihin nila, yung mga bata kasi, ay wala pang kasalanan. No? Wala pang kasalanan. Sinabi kanina ng mga aral na ito, na yung bata umano ay walang kasalanan. Therefore, hindi sila pwedeng mabautismuhan o mabinyagan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Dahil sinabi mismo ni San Pablo, St. Paul said, therefore, just as sin came into through one man, and death came through sin. So death spread to all because all have sinned. Meron yung salita. The word dyan, ang salita ay sin, singular, ang nakasulat. And St. Paul pointed that this sin was through one man. And through this one man's sin, death came. This one sin which caused our spiritual death as what Catholic call original sin. Hindi totoo na walang kasalanan yung mga bata. Meron silang tinatawag na original sin. Bakit? All men. Lahat. All because all have sinned. Lahat ay nagkasala ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid at mga kibigan. Kaya ayon kay San Pablo, ang biniyag ay hindi lamang sa mga malalaki na, kundi kabilang na rin po yung mga bata. Saan mabasa? Gawa chapter 2 verse 38 hanggang sa 9, Peter said to them, repent and be baptized, everyone, and you into the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you, and for your children, and for all who are far away, everyone whom the Lord our God calls to Him. Sabihin nila, saan mabasa sa Biblia na kabilang ang mga bata na binyagan? Meron! Sa Gawa chapter 2, verse 38 hanggang sa 9, merong salitang children, mga kapatid at mga kibigan. Ito palang binyag ay hindi lamang sa mga malalaki na, kundi kabilang din po dito yung mga bata. No, kasi nababasa natin ang salitang children. At sa Greek, ang kasulat dyan ay technoids. Ibig sabihin, infant, mga kapatid at mga kibigan. Ating babasahin dito sa aking Biblia na dalang-dala sa oras na ito. Babasahin po natin
yung nakasulat dito. Sinabi ni Peter sa kanila, dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan ang bawat isa sa inyo at magpabaptize sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang kasalanan ninyo at matanggap ninyo ang regalo ng Diyos, ang Holy Spirit. Dito, sabihin nila na hindi kabilang yung mga bata dyan. Pero sa kung ipagpatuloy natin na nakasulat, para sa inyong mga anak ang pangakong ito, para sa mga anak niyo at sa lahat. Hindi lang pala para sa mga malalaki na, kundi para sa lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, ano ba yung mangyari ng mga Katoliko na nabinyagan na sa Katoliko at magpabinyag pa sa ibang pananampalataya? Ayon sa kasulatan, yung binyag na yun na kanila natanggap, yun yung valid, yung binyag ng Katoliko. Bakit sabi ni San Pablo, may isang katawan, isang espiritu, kung paanong may isang pag-asa para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos, at Ama nating lahat. Kung ang kanilang argumento, kapag yung Katoliko ay mag-convert na sa ibang pananampalataya, bibinyagan nila ulit, mga kapatid at mga kaibigan, dahil para sa kanila invalid umano yung binyag ng Katoliko, hindi po yan totoo. Dahil hindi po yan itinuturo sa banal na kasulatan na yung nabinyagan na ay binyagan mo ulit. Lalong-lalo na yung binyag ng Katoliko. Sapagkat alam naman natin na ang tunay na binyag ay Trinitarian formula. No? Trinitarian formula. Ano yung Trinitarian formula na binyag, mga kapatid at mga kaibigan? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, hindi nila naitanong sa kanilang sarili, ito mga kaibigan natin ng mga Protestante, kung meron ba silang karapatan na magbinyag. Hindi nila yan naitanong kung meron ba silang karapatan na magbinyag, mga kapatid at mga kaibigan. Sapagkat, kung iistriktuhin po natin ang banal na kasulatan, wala silang karapatan na magbinyag. Bakit? Kasi ayon sa Matthew chapter 28 verse 19 hanggang sa 20, kaya humayo kayo. Ang salitang kayo ay merong tinutukoy. At ang tinutukoy po dito, mga kapatid at mga kaibigan, yung mga apostoles. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao ng mga bansa, Catholic, mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ninyo. Dito, ang sinabi ng Panginoon, babautismuhan muna bago tuturuan. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sumunod sa lahat bago ang binyag para sa kanila. Tuturuan ang mga Protestante, bago binyagan, tuturuan muna. Pero ayon sa Panginoon, ang binyagan, binyagan bago turuan. Ano yung tinutukoy dito? Kabilang ang mga bata. Na matapos binyagan, tuturuan sila sa ating pananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Wala pang pastor dito. Kasi sa naunang 1,000, no? Sa naunang 1,000, mga kapatid, no? 1,500 years, mga kapatid at mga kaibigan, wala pang ibang pananampalataya kundi ang Katoliko lamang ang pananampalataya na sa panahong iyon. At hindi nga naisulat sa Biblia kung paano ang magbaptize, no? Una, wala silang karapatan na magbinyag dahil hindi sila kabilang sa mga taong sinabihan ng Diyos sa mga panahong yaon sa Mateo 28:19 hanggang 20, kasi ang doon ay mga apostoles at walang mga pastor at walang mga protestante sa mga panahong yaon. Kaya una, invalid yung kanilang ginawa, nagbinyag sila kahit hindi inuutos, no? Ngayon, sabi nila yung pagbinyag umano, yung salita umano ng baptism, mga kapatid at mga kaibigan, ay ibig sabihin immersion, no? Ang salita kasing baptism, no, sa
sa Griego ay tinatawag din po yan na baptizo, na kadalasan sinasabing immersion. But hindi lamang immersion ang meaning ng salitang baptizo. Kasi ang salitang baptizo ay ginagamit din po sa pag tinatawag nating ritual washing. Pag-wash, tinatawag din po itong baptizo. Kaya yung mga apostoles, kung makita po natin sa Marcos 7:3, kumain sila, hindi sila naghugas ng kamay, hindi sila sa Bisaya pa ng hinaw, hindi sila nag-wash ng kanilang mga kamay, naghugas ng kamay, sinabi ng mga Hudiyo, bakit hindi sila naghugas ng kamay? At ang salita dyan, ang ginagamit dyan ay baptizo. Baptizo. So, merong mga paraan sa paghugas ng kamay. Merong i-immerse mo, at meron naman na merong kukuha ng kabo at lilinisan mo yung kamay. Sa atin ngayon, merong gripo at tayo ay mag-wash ng ating kamay. Baptizo din po yan, sapagkat ang meaning ng baptizo ay hindi lamang immersion, kundi ang ritual cleansing o washing. Yan yung baptizo. Ang kanilang nasa utak kasi, yung baptizo umano ay immersion lang yung definition. Take note, kung immersion lang ang definition ng baptizo, mga kapatid at mga kibigan, hindi din mali ang Katoliko, dahil meron din tayong immersion, lalong-lalo na yung mga malalaki na kung mabinyagan. Meron din tayong mga immersion pag malaki na yung bibinyagan ng isang tao, mga kapatid at mga kibigan. Ngayon, nandito sa ating mga kamay itong tinatawag na didake. Ano yung sinabi dito sa didake, mga kapatid, mga kabigay? Ito, sulat ito, ginagamit din ito ng mga protestante. O, meron tayong mga aklat protestante, ginagamit din po nila itong didake. Nirecognize din po nila ito. Ano yung nakasulat dito? In regard to baptism, baptize those after the foregoing instructions. Baptize in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ang pagbaptize pala ay Trinitarian formula. Ang problema dito, yun ang mga nagkiklaim na sila umano ay nakatanggap at gumawa ng tamang binyag o bautismo, ay hindi ito yung formula na tinatawag natin na infant o yung Trinitarian baptism, mga kapatid at mga kibigan. No? Command the one who is to be baptized to the fast forehead for one or two days. Dito, mga kapatid, mga kibigan, kahit yung bata ay ganun pa rin, no? Kahit yung bata ay ilang araw ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, pwede na siyang bautismuhan. Ayon sa mababasa natin sa Didake. Importante, mga kapatid at mga kibigan, yung nag-baptize ay mayroong otoridad. Pangalawa, ay yung ginagamit yung tamang formula, mga kapatid at mga kibigan. So, bottom line, ano yung tatlo, kasi yung titulo natin, tatlong verses na maaari natin gamitin, mga kapatid at mga kibigan, na yung infant baptism ay nasusulat sa banal na kasulatan. Una, mabalikan natin, Colossians 2:11-12, na kung noon ang covenant ng Diyos ay maging bahagi ka, ito, maging bahagi ka sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutuli. Kung noon, sa pamamagitan ng pagtutuli, ang tao ay maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayon kay San Pablo, ngayon ay hindi na pagtutuli, kundi yung pagbiniyag o pagbautismo. Take note, na kung noon ay sila ay maging kabilang sa kaharian ng Diyos ay tinutuli sila, ngayon ay hindi na tuli. Ito yung circumcision of the spiritual circumcision, ito na yung binyag, ayon kay San Pablo. Kaya, ito sa 2:11, sa kaniya, kayo ay nasa pagtutuli, hindi sa pamamagitan ng kamay, upang hubarin ninyo ang mga kasalanan sa laman. Sa pamamagitan ng pagiging nasa pagtutuli na kay Kristo, ano yung pagtutuloy kay Kristo? Kayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Yung bautismo
Yun yung paraan para maging bahagi ka sa kaharian ng Diyos. Gaya sa panahon ng mga Hudiyo. Pero sa kanila noon, circumcision. At tanong, sa panahon nila noon ng mga tinatawag nating unang people of God, hindi ba kabila ang mga bata sa circumcision? Napakalaking malinaw na sinabi dito. Genesis chapter 17 verse 10 hanggang sa 12. Ganito ang inyong gagawin. Lahat, take note, hindi sinabing yung malalaki na, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ay magiging palatandaan ng tipan. Covenant. Lahat ng lalaki na isinilang o isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Infant pa yan. Pag sinabing pagsapit ng 8 araw, yung 8 days na bata, infant pa yan. Kaya kung noon, yung mga infant ay tinutuli, ngayon, dahil ang pinawalang visa na at dyan ay dito na sa binyag, bakit hindi natin bibinyagan yung mga infant? Kaya ayon kay San Pablo, ang ganitong ginawa na pagbinyag ay hindi lamang sa mga malalaki na, kundi maging sa mga bata. For the promise is for you, for your children, and for all, meron salitang all, who are far away, everyone, whom the Lord our God calls to Him. Mga kapatid at magibigan, ito yung mga basihan natin. No? Mag-ingat po tayo sa panunood, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na mahilig talagang manood sa social media, mga kapatid at magibigan, ay mas mabuti pa na dito tayo sa tinatawag natin na mga Katoliko, na mga apologist, no? Mga kasama natin sa punto por punto. Dito tayo makikinig. Magandang gabi kay Rosa Litada, Pretty Marshall, magandang gabi Brother Kenneth at kay Brother Ramel Palma. God bless, mga Mary loves you. Salamat Brother Ramel. Sundan niyo rin po yung channel ni Brother Ramel Palma, no? Nestor Bernales, good evening. Sundan niyo po palagi yung mga channel ng ating kaibigan, kaabag sa simbahan, Brother ating kapatid, no, si Brother Jambri. Yung punto por punto kay Father Darwin, Brother Wendell Talibong, Curious Catholic. At mga channel pa natin mga kasamahan, sundan niyo po parati mga kapatid at magibigan, maging sa Facebook po, no? Sundan niyo po sila para marami po tayo na makukuha at makatulong po tayo sa ating mga Katolikong kaibigan na hindi alam niyo ating pananampalataya. Sabi ng ating Santo Papa, evangelization is the mission of the church, not just of a few, but my, your, and our mission. Mission po natin lahat ito. Gagawin po natin ito para sa ikakalago ng ating pananampalataya, at obligasyon po natin na ipagtanggol yung ating pananampalataya. Ayon sa ating unang Santo Papa, 1 Pedro 3.15, tayo ay sasagot sa mga magtatanong sa ating pananampalataya. At gagawin po natin ito with humility and humble heart. Salamat po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, Brother Kenneth Bustamante. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.